Okay po, nandito po tayo sa Philippine Embassy. Para sa po sa mga engot mode na katulad ko, bumili ng envelope pero yung walang nagre-require ng signature, okay, so kailangan natin bumalik. So, gonna show you po kung saan po kukuha nun. Nakabalik na po ako pero para lang po sa mga hindi nakakaalam kasi meron pa silang map sa loob. Pero, alam mo na. Minsan, magbabasa ka, hanapin mo pa yung address. So, anyway, papakita ko po sa inyo. So, ang address po na hinahanap natin ay 100 Molesworth Street. Okay, so, dun po tayo papunta. Papakita ko yung daan kung saan po yun. Okay, so, from here po, okay, so, lalabas na po tayo. Real time po ito. So, just bear with me. So, tawid lang po tayo. Okay. So, pagkatawid nyo po, turn po sa left. Okay. So, left. Left po kayo. Pabalik po tayo doon sa dinaanan natin nung nanggaling po tayo sa dwelling con. Doon po ako natulog. So, yun po kasi pinakamalapit na backpackers dito sa Philippine Embassy. So, okay. Pagdating nyo po sa end ng walkway na to, makita nyo po ayan yung Hobson Crescent. So, pagdating po dyan, liko po tayo sa kanan. Okay, right? Okay, so, ito po ay shortcut papunta po ng Dwellington. And, pwede nyo din pong daanan papunta po doon sa NZ Post kung saan nyo po kukunin yung yung envelope na kailangan nyo na may tracking device. I mean, tracking device. Tracking number. Kasi kailan po nila yung may signature. Eh, mali po yung nakuha ko. Engot mood. Okay, anyway. Pagdating nyo po dito, right? So, dire-diretso lang po. Okay. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Okay. So, pagdating nyo po dito sa may sign na yan. Okay. Yan po. Sa Thornton School. Sabi po dyan. Okay. Meron po siyang parang maliit na skinita ba to? Ano ba tawag dito? Anyway. Yan po. So, daan lang kayo dito. Again, ito po yung daanan nyo din. Pabalik po ng Dwellington kung doon po kayo magsa-stay. Actually, hindi po ganun kasama doon. It's what you expect sa backpackers. Pero, personally, nagustong ko siya kasi parang nasa bahay ka lang. Anyway, so pagdating po ng daanan na yan, ay meron pong gate dito. So, kailangan po buksan yan. Pero, isara nyo din kasi, as you can see po, school po yan na may mga bata. So, follow nyo lang po yung daan. May pink pa, charot. Oh, yan. Okay. So, anyway. So, school po yan. So, mag-ingat po tayo at baka may mga makalabas na bata. Para mapasok ngayon. So, yan. Sundan nyo lang po to. Okay. So, yan na. Malapit na po tayo sa papuntang Sis Dwellington. Anyway, okay. Wala mang sasakyan. So, dito muna tayo sa gitna. Pero, meron po tayo. Gusto nyo po sa sidewalk din lang. Huwag nyo masagasaan. Ganyan. Okay. So, right. Okay. Para lang po makita nyo yung daan papunta ng the dwelling then. So, okay. So, ulit-ulit lang. Right. Okay. So, dyan po ha. Okay. So,
Diyan po yung daan. Pakita ko lang, pakita ko lang. Para, ano, alam nyo kung saan yung dwelling to. So, mga nakita nyo yan. Daan na lang kayo dito sa may parking area. Hindi na kayo dumaan dyan, no, sa main road. So, dito na lang. Okay. So, yan. Mabait po sila dyan sa Dwellington actually. Ang tag dyan, check out po ay 10 o'clock, di ba? 10 o'clock. Ah, tuloy ko yung mamaya. Anyway, yan ang hinahanap nyong street. Halswell Street, pag hinahanap nyo yung Dwellington. Okay, so, dyan lang po yan. Diretsuhin nyo lang po yan. At, yun po yung Dwellington. Yan. Okay. Actually, yun nga po. Okay po siya kasi kahit na check-out time ay 10, nakiusap po ko na pwedeng bang mag-hangout muna ako dyan kasi yung appointment ko nga ay alas 12 ng tanghali. So, okay lang naman sa kanila. Basta ibalik niya na lang yung key card. Okay na yun sa kanila and you can just stay there. Sit for a little bit. Manood ka lang kasi di naman nila i-cancel yung wifi mo. Chill out ka lang doon hanggang sa kailan mo nang lumabas para doon sa appointment mo. Anyway, so, balik na po tayo doon sa papunta ng and po tayo doon sa dinaanan natin, as you can see. Okay. Yeah. Right. Pwede din po kayo magluto doon sa the Dwellington. Open naman po siya. Yung kape, mga hot chocolate or tsaa naman, libre man. Pabalik-balik naman ako, wala mong problema. Pero yung pagkain sa umaga, free breakfast pero toast lang. May mga ano din, cereal. Ayun, yun lang. Unless may dala kang pagkain, ay di magtsaga, di ba? Okay, so, eto na yung dinaanan natin. Diba? Remember? Yan, yung parking space. So, dyan tayo nang galing, diba? Yung school. Andun yung school. Okay? Andun yung school. Okay, so, kanina, pumunta tayo sa right, diba? Papuntang Dwellington. Ngayon, papunta sa post office, dito tayo sa left. Okay. So, tuloy-tuloy lang. Okay. Okay. So, tignan nyo na lang po yung mga signs. Okay. So, may ano po yan. Landmark nyo na lang yung New World. May New World dyan. Okay, sabi dyan, swimming pool. Okay. Right. Tapos, okay, malapit na po tayong lumiko. Mabilis naman po yung papunta doon. Mga lakad ka, mga ilang minutes lang naman. Mga 5 siguro to 9 minutes, depende sa lakad nyo. Depende sa lakad nyo. Anyway, pagdating nyo po sa park na yan, okay, pag nakita nyo na po yung Cafe Classic at saka yung Gordon Chipri, tatawid po kayo at papunta po doon sa yan, sa Little Pipitea Street. Okay. Meron pang parang eskinita na driveway yan. Okay, so we're going there. Ay, tatawid na po tayo. Tatawid, tatawid. Okay. So, here we are. Okay. Pipitea Street. So, isa lang siyang daan. Okay.
Diretso lang, mag-ingat sa sasakyan. Ingat sa sasakyan. So, ulitin ko po, ang kailangan po nila ay yung may tracking at kailangan ng signature nyo. Kasi nga naman, document nga naman yun. Okay. Right. So, imagine mo yan, nawala yung passport mo. So, yan. Tiyagain nyo na lang. Magtiyaga na lang. Hindi naman ganun kalayo. Basta lang sundin nyo tong shortcut na to. Okay. Pero kung mas may shortcut pa kayong ma-share, maganda din. Ganyan. Okay, again, yung the Wellington po ay backpackers. Kung maarte po kayo at ayaw nyo maglakad kasi medyo malayo po siya sa city center, mga 15 to 20 minutes again. Depende sa lakad tsaka kung alam nyo yung pupuntahan nyo. So, kung babalak-balak kayong magpunta sa city center para maglakad at nalalayuan kayo dito, eh, the Wellington is not the right place for you. But if you don't mind at gusto nyo malapit kayo sa embassy, hindi, doon kayo sa Wellington. Okay, so end na po siya. Okay, ng street. So, mag-turn po kayo dito sa left. Okay, dito sa left. Right. Diretso lang. Diretso lang. Mga ilang metro na lang. Okay. Mag-ingat sa sasakyan. Construction. Okay. So, malapit pa tayo. Okay. Ayan. Yan po ang inyong hahanapin building. Okay, so malapit na po tayo. Okay. 100 malls worth. Right. Okay. So, yun na po yung NZ Post. Pasok po tayo sa loob para makita ko. Pakita ko. Sa loob, pakita ko lang yung kailangan yung envelope. Okay, let's go. So, okay, so yun yung kailangan yung envelope. Tapos balik na kayo. Sundan nyo lang pabalik yung pinuntan natin kanina. Okay, so sana po nakatulong naman para mapadali po yung time nyo po dito sa pagkuha nyo ng passport. Siguraduhin nyo lang po na cash. Okay? Okay, so eto po yung mga kailangan nyo. Kung may makalimutan ako, pasensya na. Pero yun nga, kailangan nyo ng... Okay, so today is October 28th, 2022. Ang mga requirements nila ngayon, wala pa naman nagbabago. So kailangan nyo ng $96 cash, okay? Huwag kayong umasa ng FPOS, wala pa pong FPOS, $96 cash. Mas maganda po kung saktong-sakto yung pera nyo para wala na pong aberya. Tapos, dali nyo po yung passport nyo. Kung mayroon po siyang cover, tanggalin nyo na sa cover. Tapos, yung original na birth certificate nyo, kung kailangan po ng, kailangan nyo po ng supporting document, kung malabo yung birth certificate nyo, dala po kayo. And then, yung form, yung confirmation ng appointment nyo, i-print nyo po yan. I-print nyo po yan. Okay? Tapos, yun pong tag nyan, i-photocopy nyo na rin yung birth certificate nyo. Tapos po, yung accomplished na form. Ayun, so far yun. Tsaka yung, yun nga po, yung envelope nga po na my signature. Okay, so pag nakuha nyo po yun, yung
pag bumili po kayo, sabihin nyo lang dun sa tindera na pang passport ay kailangan ng tracking na may signature. Tapos alam na po nila yon, kasi mukhang sanay naman na sila. Okay, so yun lang naman po ang kailangan nila. Kung may nakalimutan po ako, i-search nyo na lang po. But so far, wala nang pong changes, yun lang. Okay? So, okay, sana po nakatulong naman po ako sa inyo. Salamat. Alright, bye.